Lagi kong itataas bandila ng Pilipinas. Saan mang sulok ng mundo, iwawagayway ko ito. Nang unang beses na panood ni Bob Arum na lumaban si Quadro alas dyan Riel Casimero kontra sa dikalibring boksingero na bato-bato ng Mexico, ito ay kamukhang kamukha ni Marco Antonio Barrera. Napahanga ang kano na si Bob Arum at palakpakan ng mga tao sa galing ni Quadro alas dyan Riel Casimero nang irapido niya ng suntok ang kalaban at tuluyang tinapos ang laban. Yan ang ating pag-uusapan. Binansagang road warrior dahil kadalasan ang laban ng ating kababayan na si Dyan Riel Casimero ay nagaganap sa ibang bayan. Ngunit sa pagkakataong ito mga kaibigan ay nabigyan siya ng pagkakataon upang lumaban sa Pilipinas para sa isang world title fight. Dedepensahan niya ang kanyang corona bilang IBF light flyweight champion kontra sa isang magaling at dikalibring boksingero na malaki ang pagkakahawig kay Marco Antonio Barrera. Hinaluan ng konting Eric Morales ang Mexicano na si Felipe Salguero. The challenger, Felipe Salguero! Mula sa bansang Estados Unidos o United States of America ay bumiyahe pa ang legendary at sikat na promoter na si Bob Arum sa bansang Pilipinas. Masaksihan lang ang laban ni Quadro alas na tinaguri ang angas ng Pinas. Araw ng Sabado, October 26, taong 2013, sa bansang Pilipinas, Makati City, Coliseum, magaganap ang laban ni Quadro alas dyan Riel Casimero kontra sa challenger na si Marco Antonio Barrera. Felipe Salguero, sorry, medyo hawig lang kasi. Nagsimula na ang kanilang laban at ipinakita si Bob Arum ay nanunood din ng laban kasama si Chabit Singson. Dumayo pa ito ng Pilipinas upang masaksihan ang papalit daw sa trono ni Manny Pacquiao, ang ipinagmamalaking boksingero noon ng MP Promotion na si Quadro alas Dyan Riel Casimero. Of course, CEO ng Top Rank, mga kaibigan, si Bob Arum, and of course, Governor Chavit Singson in attendance dito po sa Makati Coliseum ngayong gabi. At saka po ng lugar ng Makati na binuksan ng libre para sa lahat ng mga kababayan natin itong laban na ito. Mark? Matagal na iniintay itong pagkakataon na ito nitong si Dyan Riel Casimero. Alam naman natin that this guy is the reigning and defending IBF Junior Flyweight title holder. At talaga namang ibang klase kung may papakita niya yung kanyang gilas, lakas at galing. Sarap na mga kanyang mga kababayan pero hindi tulak kabigin. Itong galing ng kanyang mga kalaban na si Felipe Salguero. Kung maaalala, hindi naging madali para kay Nietes ang mga kalaban. Itong si Felipe Salguero. So hindi pwedeng magpabaya. Itong si Dyan Riel Casimero dito sa laban na to. Round 1, nagtatansyahan pa ang dalawang boksingero. Maaksyon agad ang laban. Halatang matindi talaga ang nakalaban ni Casimero. Ang katawan ni Casimero? Oo, dahil nga alam niya nagbawas si Casimero ng 1.5 na pounds. Guhit, oh, isa't kalating guhit yung ibinawas ni Casimero kahapon sa loob ng 40 minuto. At makikita nyo agad, oh, dahil alam niya ng mga Meksikano, alam nila boxing nila eh, tinatarget niya agad yung katawan nila. Kasi nga, ito ang gustong laban nitong Salguero dahil pinanood ko ng dalawang araw sa insayo to. Ang gusto nito, hindi kita na laban. Makabay ito, Jember. At saka karamihan na target nito, puro katawan eh. Round 2, nanunood pala ang presidente ng Top Rank Promotion na si Bob Arum. At mukhang kailangan magpakitang gilas ni Dyan Riel Casimero. Pero matibay talaga ang boksingerong Mexicano na gusto ring magpabibo. Division na ating kapatid na si Dyan Riel Casimero. Round number 3, tuloy pa rin ang palitan ng mabibigat na suntok ang dalawang boksingero. Pinapakita ng Mexicano na hindi siya basta-bastang kalaban kay Quadro alas Dyan Riel Casimero. And that time yung right nito si Casimero nakapasok doon at napasandal sa lubid. Round number 4, nakakatama ang kalaban kay Casimero. Sugod ito ng sugod. Parang gusto niya talagang daragin si Quadro alas na ating pambato. Baka maapektuhan doon sa pagbawas ng timbang. Ito si Casimero hindi pa nag-reflect dito sa ating laban so far. Saka, saka nakikita natin yung Salguero talagang yung target yung chan talaga. Round number 5, bodega talaga ang target ng kalaban. Parang gusto niyang maubusan ng hangin ang ating kababayan.
pero hindi pumayag si Casimero. Sumugo dito at nagpakawala ng malalakas na suntok sa Meksikano. Dahilan upang mapaluhod at mapayakap ito kay General Casimero. Ano? May epekto yung tama na yun. Hindi pa nakaka-recover yung Salguero. Nakakarga siya, no? Nakakarga yung Casimero sa ano? Hilo yung Salguero. Round number 6, maaksyon ang bakbakan. Bigay todo talaga sila sa laban. Ito talaga ang laban na nagpapasaya sa mga Pilipino boxing fans. Ang term ho dyan sa sweet science is rolling with the punches. Yung katulad doon. Kasi natamaan ng sulit talaga. Round number 7, putok na ang mukha ni Salguero. Tuloy-tuloy ang pagtanggap niya ng mabibigat na suntok mula kay Casimero. Dahil sugod ito ng sugod, ayun tuloy, siya ay nabubugbog. Makakalaban natin, o nakakalaban na pinipili natin, na karamihan mga kusinero na pinupulot kung saan-saan. Ito, talaga yung intention. Lalaban talaga. At this round, eh, aggressor pa rin. Itong si Felipe Salguero. Round number 8, namemressure na ang Mekano. Pero tinamaan siya ng isang malakas na suntok mula kay Quadro alas General Casimero na nagpatumba sa kanya at nagpaluhod sa kanya sa ibabaw ng lona. Ngunit tumayo pa rin siya at parang walang nangyari dahil siya pa ang sumusugod kay General Casimero. Sabi pa tama ito, hindi ko alam kung magsusurvive si Salguero dito dahil meron pang 2 minuto. Kinusto yun. At saka ang ganda ng tama. Tingnan natin kung ibubuhusa dito. Alam ni John Riel na nasaktan. Hindi pa normal, hindi pa balik. Nakabalik sa normal itong kondisyon ng Meksikano. Pero kahit siya ibigay natin ng grogue, pero siya pang nag-amantik kay... Hilig ka sa puso nito. Lumalaban pa. Siya pa bumabato ngayon. Saka nakita natin nasaktan talaga siya doon kanina. Oo, pero nakita mo yung galingkit niya huminga. Pag tama niya rito, atras, huminga ng malalim, humubuelo, at saka siya bumalik sa harap ng... Alam niya boxing niya, Denver. Dito ay napahanga ang mga tao dahil napakatibay ng nakalaban ni General Casimero na boksingerong Mexicano. Round number 9, muli na namang nakatanggap ng isang napakalakas na uppercut si Felipe Salguero para itong saging na natumba ng matamaan ni Quadro alas General Casimero. Tapos ang boxing! Tapos ang laban, Diyos ko! Ang ganda ng upper! Tignan ko tatayo pa ang tapang ito! Ang ganda pala talaga ng shot na yun. Oo. A lesser fighter. Hindi na tatayo sa ganong shot. A well-timed uppercut. Pero tingnan mo yung galing nitong isang to, ah. Hihinga. Kukolektahin yung kanyang weights. Ang ganda! Tingnan mo, oh. Nakatayo pa siya galing doon. At saka nakita natin. Pero sadyang napakatibay po ng Mexicano. Tumayo pa rin ito at di sumuko. Sugod pa rin ang sugod kay Quadro alas General Casimero. Sa round number 11, dito natatapusin ni Quadro alas General Casimero ang laban. Kaliwat kanang mabibigat na suntok ang kanyang pinakawalan na tuluyang nagpalantutay sa kalook-alike ni Marco Antonio Barrera na may konting Eric Morales na Mexicanong kalaban. Napahanga si Babarum at standing ovation ng mga tao sa arena. At dito nagkaroon ng rumors noon na kukunin sana ni Bob Arum si General Casimero sa Top Rank Promotion.